former Lakers player na si Malik Monk kinumpleto ang comeback ng Sacramento Kings para talunin ang Golden State Warriors. Pero bago yan, good news, Cam Reddish babalik na sa Lakers. Matapos mag-suffer ng 44-point loss laban sa Sixers, babalik na nga pong isa sa solid defender ng team na si Cam Reddish na ayon sa report listed as probable para sa game nila bukas laban sa Detroit Pistons. Matapos ma-miss ang 3 straight games dahil sa nakuha nitong growing injury noong laban nila sa Utah Jazz. Malaking boost ito para sa Lakers, lalo't si Reddish ang tumatayong starting SG ng team. Malaking factor din sa pag-i-struggle ng Lakers na makakuha ng sunod-sunod na panalo ay dahil sa injury. Dahil wala pa rin ang mga forward na sina Rui Hachimura na may nasal fracture na ayon sa report ngayong end of the week pa, i-re-evaluate. Samantalang para sa hindi pa nakakapaglaro ngayong regular season na si Jared Vanderbilt, patuloy pa rin nga po ito sa ginagawang pag-ramp up at nalalapit na rin makapaglaro. Samantalang former Lakers na si Malik Monk kinumpleto ang comeback ng kanyang team na Sacramento Kings laban sa Golden State Warriors. Bigo nga po ang GSW na makuha ang panalo kanina laban sa Kings dahil matapos nilang tambakan ng 20 plus points ang Sacramento noong first half. Nagawa nga pong mag-comeback ng Kings at nagawin sa kanila ang panalo si score 124-123. Ang nagselyo nga po ng panalo para sa Kings ay ang former Lakers player na si Malik Monk na tumira ng isang top shot laban sa defender nito na si Andrew Wiggins. May natira pa nga pong 7 seconds sa laro at isang buzzer beater 3 ang pinakawalan ni Stephen Curry para makuha sana nila ang panalo, pero hindi nga po ito pumasok kaya nakuha ng Kings ang panalo. Kings the lead. Clock ticks. Curry with the ball. Puts it up. That's it. The Kings win. May tig 29 points nga po sina Steph at Wiggins at para naman sa Kings, leading si De'Aaron Fox na may 29 points din. Samantala may 21 points off the bench ang tumira ng game winner na si Malik Monk. At dahil sa pagkakapanalo ng Kings, kumpleto na nga pong 8 teams sa maglalaban para sa in-season quarterfinals. Sa West, makakalaban ng Lakers ang Phoenix Suns, Pelicans naman laban sa Kings. Samantalang para sa East, makakaharap naman ng Milwaukee Bucks ang New York Knicks at ang Pacers laban sa Boston Celtics. Isang panalo nga lang po ang kailangan ng 8 team para mag-advance sa semis. Kaya need ng Lakers maipanalo ang laban kontra sa Phoenix Suns na magaganap ngayong December 6. Malaki ang chance ng Lakers lalo na kung makakabalik sina Rui Hachimura at Jared Vanderbilt. Gibson and one. Watanabe right there with the hand. Bounces him off, lays it up easily and goes to the line for an and one. LeBron having a pretty good first half here.